Kahapon nga mga idol, sa laban ng Lakers against sa Memphis Grizzlies, itong si Coach Frank Vogel ay merong nga sinubukan na lineup na hindi niya pa nagagamit. At mukha nga mga idol na discover niya na ang magandang limang player na pagsabayin sa court. At ang mga player na nga yan mga idol ay sa point guard position si Westbrook, shooting guard si Austin Reeves, LeBron sa small forward si Carmelo Anthony power forward at si Anthony Davis sentro. Sa maikling paglalaro nga netong lineup na to mga idol, meron nga silang defensive rating na 88.2 points. At kumpara nga sa starting 5 ng Los Angeles Lakers mga idol ay meron nga silang defensive rating na 105.1 points. So napakalaki nga ng diferensya. At pagdating pa nga sa opensa mga idol, yung na-discovering lineup nga ni Coach Frank Vogel ay may offensive rating na 147 points kumpara sa starting 5 nga ngayon ng Lakers na meron lamang 93.5 offensive rating. So kita nga natin dito mga idol na napakalaki ng pagkakaiba. Pero isa lang naman mga idol ang rason kung bakit ang laki ng improvement ng bagong lineup ng Lakers. Dahil itong si Anthony Davis sa sentro na nga naglaro at mas maganda na nga ang kanilang spacing at mas maraming shooter sa court. Kumpara mo kapag itong si DeAndre Jordan ay nasa court nga para sa Lakers. So sa tingin ko nga mga idol, dapat na talagang itong si Anthony Davis ay maglaro sa center position. Dapat mag-commit na nga siya at gawin niya itong full time at hindi pa minsan-minsan lamang. Dahil sobrang ganda nga ng epekto kapag itong si Anthony Davis ay nasa center position. So sa tingin nyo ba mga idol, itong si Anthony Davis ay dapat na talagang mag-commit at maglaro sa center position para sa Lakers? Comment down below lang mga idol. At para nga sa ating susunod na balita mga idol, LaMelo Ball at Lonzo Ball ay nagte-take over nga sa Eastern Conference, Ball Brothers Takeover. Dahil ang kanilang team nga ay number 1 at number 2 sa Eastern Conference. Number 1 sila Lonzo, number 2 sila LaMelo. So far nga mga idol, talagang napakaganda ng kanilang performance ngayong season na ito. Itong si Lonzo Ball ay nag-average ng 14 points, 5 rebounds and 5 assists. Itong si LaMelo Ball naman mga idol ay 22 points, 5 rebounds at almost 7 assists. So tama nga mga idol yung prediksyon ng tatay nila na si LaVar Ball na once daw na pumasok itong magkakapatid na ito ay magte-take over nga daw sila sa NBA. Pero tingnan pa nga rin natin mga idol kung masusustain nga nila itong mga performance nila all throughout the season. At kung positive nga ang ating balitang ito mga idol, ang next naman ay negative. Dahil itong si Damian Lillard mga idol ay grabe nga ang struggle ngayong season na ito. Sa kanya nga mga 3-pointer mga idol, out of the 24 shots na kanyang tinira, dalawa pa nga lang ang kanyang nasushoot. 8.3% ang kanyang average ngayong season na ito mga idol at 1-2 nga ang standing ng kanyang team na Blazers. Pero sa tingin ko naman mga idol, early season struggles pa lang naman ito para kay Damian Lillard. Siguro kapag medyo tumagal-tagal na nga tayo sa season, makikita na natin muli itong si Damian Lillard sa mga highlights nating napapanood kagaya nga nung mga nakaraang season. So yan nga mga idol ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!